po si Josephine Cedillo, ang Disaster Management Coordinator ng Manila Episcopal Area na sinusuportahan po ang programa ng UMCOR. Sa araw po nito ay nagkaroon po tayo ng gawain sa Barangay San Jose, Sitio de Lahican, ng isang pagsasanay o pinamagatan po nating tabletop exercise. And at the same time, back-to-back po ito ng turnover po ng life-saving equipment ng pinagkaloob po natin sa barangay. Ang tabletop exercise ay mula dun sa preparation para sa pagpaparting na mga sakuna. At yung exercise ay nagpapakita nito kung paano nila isa sa katuparan at gagawin yung paglikas mula dun sa paghahanda hanggang sa paglikas patungo dun sa safe na patutunguhan nila. Ito pong pagpaplano na ito ay kailangan pong malaman ng buong komunidad. At sa ganito pong klaseng pagsasanay, na ipapaalam po natin, ipapababa natin mula sa mga komunidad kung ano po ang kailangan nalang gawing paghahanda at ano ang ginagawang tungkulin ng barangay sa oras ng mga sakuna. Kailangan mag-abiso muna ang bawat leader sa bawat sityo, ikutan ang lahat ng mga tao para paghandain. Ito ang komunidad na napili nila. Dahilan sa ang komunidad na ito, ay tabing dagat na kung saan ito po ang napipinsala kung sakaling may mga disaster na nangyayari, lalo na't sa bagyo. Napapansin naman ninyo, yung entrance ay isa lang. Yung exit po ay isa lang. Once na nabutas yung entrance, so hindi na kami makakalabas dito. As of now, kami po ay sa tulong at awa ng Panginoon. Ano po, napakarami na rin malalakas na bagyo ang tumama. Pero itong aming lugar, laging safe po at pinapapala po talaga. On the onset ng program natin sa DRRM, bawat annual conference ay nagpapili tayo ng mga high-risk community. Sa bahagi po ng Occidental, meron din po tayong isang partner na community ron. Ito po yung Barangay Inasakan. Kabahagi, of course, ng pagsasanay na ito ay ang pangunahing may gampanin po rito ay ang Barangay Captain. Bilang siya po yung command DRR Chair. No? Siya po yung nagiging command center. Barangay officials and at the same time ang buong komunidad. So ang kahalagan po ng mga ganitong klaseng training ay ma-aware ang mga tao, ang mga mamamayan kung saan. Alam naman natin sa panahon ngayon may maraming mga disaster ang nangyayari. Kailangan maging aware sila, maging handa sila sa mga ganong pagkakataon. Naipapabati din natin yung kahalagahan ng paghahanda. Paghahanda na hindi dapat na isasantabi kahit nasabihin natin hindi na sila nakakaranas ng palagayang pagbagyo o disaster. O sasabi nga nila madalang na nila itong nararanasan. Pero sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, laging nare-refresh sa kanila yung pumaari nilang gawin at dapat nilang ginagawa kapag may parating na mga sakuna o disaster sa ating komunidad. Pangalawa, maganda rin na nalalaman din ng community natin kung ano yung gampanin ng ating mga barangay at ano yung tungkulin nila, ano yung pananagutan din nila at kung paano rin sila makakatulong upang maging maayos yung gagawing pag-i-evacuate at kung saan pa may kakulangan ay makakapagtulungan sila bilang isang komunidad. Doon po sa ating turnover po at life-saving equipment turnover ceremony, nagbigay po tayo sa barangay ng mga kagamitan. No, meron po tayong flashlight, transistor radio at tumbler, meron pong first aid kit, Swiss knife, and thermal blanket po na ito yung ginagamit sa evacuation center. Pwedeng panlatag, pangkumot, at whistle po, no, yung pito. At of course, itong bag natin na pwede nyo pong, gaya na sabi ni Pastor Hermie kanina, ano po, hindi po siya napapasukan ng tubig. Searchlight, at ito, alam ko kung sino nag-request nito eh. San si tatay? Ayun! Yan, si tatay po, no, mula po doon sa pangangailangan, hindi naman po request talaga, no. Kumbaga mula doon sa inventory na ginawa natin, ito po yung may kakulangan daw ang barangay. Kaya ito po yung naibigay natin. At ito rin po, no, yung, ang tawag dito, raincoat. Oo, nebulizer. Tapos meron po siyang tangkeng kasama. Kasama po rito, Kap, ay yung early warning system na ito po ang ihihilingin namin sa barangay na mailagay po ito. Maikabit po ito sa isang strategic area
na kung saan po ay makikita po ng lahat. Para po pag nabasa po nila, no, meron pong maging aware po sila kung ano po yung ginagawa nating paghahanda. Ang kasunduan na ito ay nagtatatag ng isang balangkas para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng Barangay San Jose Rojas, Oriental Mindoro at Committee ng Ormiroma Disaster Risk Reduction and Management Southwest Philippines Annual Conference ng Manila Episcopal Area United Methodist Church. Nagkaroon kami ng kasunduan na ang mga na-train sa barangay ay makipagtulungan para sa pag-rescue sa panahon ng disaster. Kailangan maging higher, no? Ang kailangan malaman pa ng ating mga tao, maipaabot sa kanila at maituro sa kanila, no? Lahat ng mga dapat gawin na tama at dapat gawin kung sakaling may mga ganitong klaseng sakuna na mangyayari. Ang gawain pong ito ay naglalayon na matulungan ang ating mga komunidad na maging matatag sa oras ng sakuna. Pangalawa po ay nilalayon din natin na maibaba ang kahalagahan po ng pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Naniniwala kasi tayo na kapag ang pinahalagahan natin ang ating kapaligiran ay maiiwasan natin ang masamang epekto nito sa ating mundo. Ang long-term plan natin dito, no, hindi naman natin talaga totally na sinasabi na pinapalitan yung ginagawa ng ating gobyerno, kundi ang ating layunin ay upang matulungan natin at kung saan po may kakulangan ay doon po tayo pumapasok. Maliban sa ginagawa nating paghahanda para sa komunidad, ay tinutulungan din natin sila na ma-develop yung kanilang dream plan, yung contingency plan nila. At the same time, nagbibigay din tayo ng mga unting tulong at kung meron silang natutukoy na mga project para mabawasan yung masamang epekto ng mga sakuna ay sa tulong po ng UMCOR ay maaari po natin silang masuportahan. Mensahe ko po sa United Methodist Church ay una ako po ay nagpapasalamat at sana po marami pang mga katulad namin, no, na ganitong area na high risk area na sana po ay marami pa silang matulungan kagaya namin. Thank you po. Tayo nagpapasalamat sa UMCOR at sa mga taga-barangay ng San Jose sa kanilang pakikisa at pakipagtulungan para may sagawa ang B2B Resilient Program na ito. At sa Ormiroma District at sa DRR ng Southwest Philippines Annual Conference.